Was there a time na naisip mo mag-quit? Opo. Nabalita yun eh, na blind item din. Na sino itong young actor na hindi makaiyak? Ayaw ko lang nalaman yun. Affected ako dun. Ayoko na. Tas, ayaw mo na. Tuloy, mag-artista. Ayoko nang umarte. Nag-aaway kayo ng dad? Sobra. Sobrang galit na galit si daddy sa akin. Namura niya na ako ng ilang beses. Argue-argue kami. Hanggat sa napuno ako, sabi ko, ano sinigawan ko siya, sabi ko, akin ang apera ko. Ang conclusion ng iba, dahil nagpakita ng mga pasa, si Barbie, eh, sinaktan mo siya physical. Naisip ko po kala dad nung kasi, sila po yung inis na inis. Mamahog sa mga, ayaw mamaya. Hindi nga, bakit? Magandang gabi. Okay, nako. Bisita po natin ngayon ang aking anak-anakan. Kasi yung una kong anak, yung tatay niya. Ito po na yan. Wala pag-alataan, no? Oh, dati iniilusyon ko yung tatay niya. Nananalilito pa ako dahil kambal. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon. Pero nagbabago mukha ng tatay mo. Siyempre, ang tatay niya ay si Jim Salas ng Universal Motion na Dancers o yung UMD na sikat dati. Anyway, Paul Salas. Yeah. Paul! Hello! Ayan. Nagsimula siyang child actor. Ilan taong ka noon? 6 years old po. 6 years old. So, 6 years old, nagtatrabaho ka na. Opo. So, mulat ka na ba noon na ikaw ay normal pa ba ng bata ang tingin mo sa sarili mo na nagtatrabaho ka tapos nag-school ka? Opo, normal pa. Mm-mm. Hanggat sa mag-ano pa nga ako mamawag, 14, 13, doon ko palang nare-realize. Na? Na trabaho na to. Yung show business, yung acting. Dati talagang ano lang, enjoy lang talaga ako. Uh-oh. Kasi dati nung nasa Iloilo pa po kami, sabi ko kay mami nung nakita ko yung Starstruck Kids nga na audition, ako yun nagpumilit na pumunta Manila, mag-audition sa Starstruck Kids dahil feeling ko fun, adventure. So yun po. Pag talagang laro-laro lang lahat, pati yung mga kinanapang kong young noon sa Mulawin, original na Mulawin, sa Darna, kay Ate Angel, so sa tayong dalawa, kay Coco, ayan. So yung tatay mo noon, ang plano sa'yo noon, eh talagang pag-artistahin ka? Ayaw po nila actually. Ayaw nila. Ikaw ang may gusto. Ako talaga yun. Okay. So pagdating sa school, normal ba ang tingin sa'yo ng ibang bata? Nung sa elementary po, medyo may pagka-normal pa. Pero nung high school po, ayan na yung medyo iba na. Natutuwa ba sila para sa'yo? Hindi. Nararating mo? Hindi? Hindi ko alam mamahogs eh. Siguro kasi ang dami nilang mga ganun mga comment na. Kasi pwede po akong pumasok eh kapag wala akong work. So halos puro absent talaga akong mamahogs kasi MWF minsan mga taping dati. So pag pumapasok po ako eh, sinasabi nila pa kahit nung gawin nito, papasa rin ito eh. Parang sinasabi nila hindi ako nag-aaral talaga, hindi ako nagtatry. Na pinapaboran ka ng teacher mo, ng school mo dahil ay artist. At least may artista tayo sa school, ganun. Opo. Oo, nasasaktan ka nun? Opo, affected ako dun. Kasi syempre, gusto ko rin ma-feel na may mga kaibigan ako na masasabi ko in the future na, uy, high school friends ko yan. So, yung sinasabi ko lang ngayon, uy, elementary friends ko yan. Hanggang elementary lang talaga ako. Hindi ka nakapag-kolehiyo. Hindi rin po ako nakapag-college. So ano yung mga na-miss mo o yung na-deprive ka nung bata na gusto mong gawin? Ngayong nasa legal na edad ka na. Pag-mall. Hindi ka nakapag-mall nung araw. Opo. Pinipilit ko. Parang hindi ako nagpapakain sa thought na naku, artista, baka ma-expose ka or something or kung anong mangyari sa'yo, bata ka pa, ganyan. Huwag ka mag-mall, ganyan. Ako talagang todo push ako mag-mall dati. Gusto ko mag-mall, gusto ko makipag-bonding sa iba't ibang kaibigan ko. So, ayun, medyo bitin pa rin para sa akin. So, was there a time na naisip mo mag-quit kasi ang aga mo nga nagsimula? Opo. Mga 15 years old. 15 ako. Years old. 16, 15. Sa isang show po to na talagang hindi ko magawa yung isang eksena. Na shoot namin ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. Day effect po kasi yung eksena yun. Ah, ito yung sa ano, sa You're My Home. Mm-hmm. So You're My Home. Oo. Ikaw bida rito, di ba? Ako po yung nawawalan ng anak eh. Sa akin po talaga yung pinaka, parang umiikot yung story. Sa akin yung pinaka mabigat na mga emotions sa mga okay, artist. Okay. So merong eksena rito na dapat ay iiyak ka. O nabalita yun eh, na parang na-chismis yun na blind item din. Talaga? Yes, na sino itong young actor na
hindi makaiyak. Yung inabutan na ng takip silim eh, hindi pa rin makaiyak. Ikaw yata yun. Nalaman yun. Ano ba naman yun? So, ano yung kwento affected ba? Pa rin ako kagayon. Talaga? Anong kwento nun? Kasi mamawag sa kwento nun na yung character ko, alam niyang nanay niya yun simula bata. Pagtanda. Tapos iba pala yung totoong nanay niya. So kausap ko siya na, ma, uuwi ako sa'yo, ganyan-ganyan. Ang gusto po ng director na huwag masyadong ano, bigay na bigay yung pag-iyak mo. Dapat atakihin mo ng mature way. Yung medyo papigil. Kasi syempre ayaw mo namang paramdam sa nanay mo na mahina ka, ganyan. Madami po siya explanation. Kaya ako naman, sobrang napipressure ako, mamawag. Kasi all-star cast eh. Nandun si Miss Dawn Zulueta, si Sir Richard Gomez, at Jessie lahat. So parang ako yung may mga mabibigat na eksena. Ang dami pumapasok sa utak ko na, ala, paano kung hindi ko magawa ito? So yun, mas nangibabaw po yun. Hindi ko talaga magawa yung mga eksena ko. Hindi mo nagawa? So natapos ang araw? Hindi ko nagawa po. So, since hindi mo nagawa? Reshoot. Ah, nagka-reshoot. Sa, kuwari, nung Monday po yun, Wednesday pa nakuha. Na nagawa mo na ng tama? Nagawa ko naman po. Dahil umabot pa ako sa taas, kinausap pa ako ng PM, ng lahat. So, medyo stressful talaga para sa akin. Oo. Kaya nung time po na yun, nung hindi ko nagawa, sige, Paul, reshoot na lang natin. Parang nung ginanon ako. Doon ako parang tinamaan. Tapos, kasama ko si Jess noon. Pumasok ako sa kotse ko. Nakaganyan ako sa towel. Sabi ko, Jess, ayoko na. Ayoko na. Tapos, ayaw mo na. Tuloy-tuloy yung luha ko. Mag-artista. Ayoko nang umarte. Dahil na-trauma ako sa time na yun. Tapos gulat ako, parang hinang-hina ako. Hindi ako, ni mukha ko, ayoko ipakita kahit sa personal assistant ko na si Jess. Ganun ako kahiyang-hiya. Actually, hindi ko rin nga po ina-appreciate yung mga naging roles ko. Hindi ko na-appreciate na binibuild up pala talaga ako ng network na to. Tinitingnan ko lang po talaga siya as a passion ko. Eh. Mm-hmm. Hindi ko naiisip na talagang gusto pala ako ipa next level ng i-push ng production. Oh. So, wala po yung talagang eagerness mo halos. Kaya medyo... Pinakap ka na nun. Hindi pa mo. Yun yung time na sinabi ng personal assistant, ano ba, hindi ka naman dadating sa point na ganyan. Hindi ka nila kukunin sa role na to. Kung alam nilang hindi mo kaya. Tapos medyo, makasilob ko nung tapos, tumawag ako kay daddy, kay mommy, kasi sila naman yung pampa-energy ko eh. So alam mo, makasilob ko, tumayo akong ganyan, sabi ko, tara, gagawin ko to. Tapos yun na yung time na motivate na ako ng mamawag. So yun na yung talagang inisip ko sa sarili ko. Seryosohan na to, kailangan ko nang i-improve pa ng acting ko. Kasi nalaman ko mamawag sa tagal ko sa showbiz, ang acting hindi yan ano eh. Parang, nandito ka na, marunong ka na umarte ko, huwag ka na mag-acting workshop, hindi. Parang basketball yan. Kapag ka hindi ka nagtitraining, hindi mo rin makikita yung totoong galing mo. So, kailangan pa rin yung acting workshop. Kasi dati tamad ako sa ganyan. Ayoko mag-acting workshop. Kasi feeling ko, bakit? Marunong naman ako umarte. Ganyan ako dati mag-isip. So, ayun. Tinamaan ako ng talagang reality, ng resulta na, yan, ayaw mong magtrabaho, ayaw mong mag-workshop, ayaw mong mag-ano. Yan yung napapala. Pero sinabi mo sa mami dati mo na gusto mo na mag-quit that time? Opo. Nung nasa calling, dire-diretso yung iyak ko. Mm-hmm. Sabi naman nila, daddy, go, decision mo yan. Kumbaga, kung hindi mo na talaga kinakaya, di, sabihan mo kami kung talagang yan yung decision mo. Mm-hmm. Pero ang sa amin lang, sabi ni daddy, ikaw nga nagpilit sa amin una. So isipin mo kung saan ka nang galing, kung bakit ka nag-artista. Malay mo, magbago isip mo. So doon na po pupunta na nagbabago isip ko, tapos sinabi na PA ko na ganun na. So dito, natutunan mo na kahit marunong ka ng umarte, kailangan mo pa rin aralin ng mga karakter na ginagampanan. Opo. Di ba? Tama. Totoo. So, hindi ka nag-quit, pero ano ang pinakamatinding dagok na dumating sa'yo, sa family mo? Yung naghiwalay po si mami tsaka si daddy. Mga 2013. So sayang kasi nagpakain ako sa thoughts ko na sa sobrang in denial ko na hindi ako na-hurt sa paghiwalay nila. Lumalabas sa acting ko po. In denial na rin ako sa mga emotions ko. So, na-apektuhan yung acting mo? Opo. So ibig sabihin, wala pang closure kasi sa'yo. Opo. Umaasa ka pa rin na magiging sila pa rin sa ending? Opo. Or sadyang, di maayos din nila yan or something. Tapos hindi ko na feel sa sarili ko na isang taon na pala. Tapos ganun pa yung thinking ko. Parang ako naman yung hindi nag-move on na. Yung denial lang pala ako. Kasi nung naghiwalay po sila, never po ako niya. Never. Nung time na yun. So siguro po, ang hirap ko ilabas yung mga emotions ko na naapektuhan sa mga eksena. Kailan bumatak noon ang luha mo? Nasa You're My Home po. Ah, halos lahat doon talaga yung mga realizations. Oh, naibuhos mo doon. Pero yung sa daddy at mami mo,
hindi mo ba sila kinausap? Ikaw mismo, hindi ka pumagitna para ayusin. Pumagitna po ako para ayusin. Ito na po yung time na after na ng You're My Home, mga nasa 17 na ako. Yan yung parang medyo nagmamature na yung utak ko. Na kung hindi talaga kayo magkakaayos, kung hindi talaga kayo nag-work, hindi magkaintindihan na lang tayo. So minsan nagdi-dinner po kami, kasama yung boyfriend ni mami, kasama ko pa ni si daddy. Kasi nagre-request po ako na gusto ko salo-salo, sama-sama pa rin, pamilya pa rin naman kahit pa. Sabi ko, okay pa rin halos sa iyo. Modern family vibe na kami. Oo. Ano feeling mo may nun? Pagyayabang po na dahil sa akin. Dahil naayos ko ng ganun. Kasi one time parang nag-request ako, birthday ko naman. Baka pwedeng salo-salo tayo lahat. Kapag napag-usapan naman na. So yun, nakakatuwa rin naman po sa feeling na kahit papaano, may natulong pa rin ako. Na kahit papaano, ayos pa rin. Nakakapag-usap, nakakausap ko pa rin si mama ng tama, nakakausap ko pa rin si daddy. Namatay na yung pag-asa mo na sila yung magkakabalikan. Opo, nung time na yun. Nung mga after 4 years, 3 years, talagang matagal. Naka-apekto ba sa trabaho mo? Nung naghiwalay yung mami at daddy mo, yung sariwa pa. Opo, pero late ko na-realize yung time na naapektuhan pala talaga ako. Kasi yun yung time din, Mama Oms, na naging palagimik ako, palainom ako. Wala naman akong masamang sinasabi sa mga may ihilig uminom. Nasa tamang ano lang naman yan, oras. Eh ako po kasi, nung mga time na yun, sa sobrang in-denial ko, stress ko, hindi ko na-feel na stress ako. Parang lagi gusto ko masaya lang ako. So, inom ako ng inom, party, at the age of 16, na hindi pa legal uminom. Ah, talaga? So, ano ka nun? Naging tumador ka? Halos po. Lasinggero? Hindi ko naman po masasabi lasinggero, kaso nga, ang mali ko lang sa akin, Mama Oms. Pagka nag-i-enjoy ako masyado uminom, eh, may trabaho the next day. Yun yung nagiging problema namin ni Daddy palagi. Tingin ko yun na lang yung escape ko. Kaso nga, napapasok, dumadating sa point. Isang oras na natulog ko, minsan wala pa, diretso na yung trabaho. Nag-aaway kayo ng dad? Sobra. Sobrang galit na galit si daddy sa akin. Halos may one time, umabot na namura niya na ako ng ilang beses dahil sa galit niya. Na parang, ano ka ba? Hindi ka pinalaki ng ganyan. Hindi po dahil sa pag-iinom, dahil sa mindset na wala ako noon. Na pag may trabaho, ano ka ba? Sikasuhin mo yan. Ang dami-dami gusto dyan sa posisyon mo. Swerte mo nga eh, nanandiyan ka dahil sa mga paghihirap mo naman yan. Kaso kung ganyan ka, hindi mo inaalagaan, hindi ka magtatagal sa showbiz. Sabi ni daddy. Dinidiretso po ako. Prank ka lagi si daddy kapag nagsasalita po siya sa akin. Nasumbatan mo ba ang tatay? Nang dumating sa point po na nag-dinner kami sa BGC. Tapos after mo, gusto kong bumibig. Kaya sabi ko, baka mag-ano na lang ako, sleepover na lang ako sa kaibigan ko. Gigimik muna kami dyan. Pero daddy, ano ka ba? Hindi ka pwedeng gumimik. Ilang taon ka pala. So, ano, uutuhin mo yung mga bouncer dyan, lahat. Hindi pwede yan, hindi legal yan. Sabi nila, umuwi ka sa amin. Umuwi tayo. Tapos halos puro argue-argue kami na. Hanggat sa napuno ako, sabi ko, ganyan ako, sinigawan ko siya. Sabi ko, akin na nga pera ko. Ayoko nang tumira sa inyo. Yun siguro yung time na talagang pinagsisisihan ko, sinabi ko. Na hanggang ngayon, pinapang-motivate ko yun sa mga roles ko, ginagamit ko kapag naiiyak ako or something. Bakit mo nasabi yun na akin na yung pera? Medyo ano na rin po kasi ako nun, nakainom na rin ako nun eh. Medyo, lagi ako minsan may mga tumbler minsan ako eh, may mga tago-tago minum ako minsan ganyan. Tapos medyo sapikun ko na ayaw akong payagan. Nasabi ko yun. Nerd si daddy mo? Wala po siya nasabi mo. Nung pagkaganyan, mag-aarap kaming ganyan. Nung nilapitan ko siya, halos face-to-face talaga. Pikun na ko talaga. Tapos sabi niya lang ganyan. Tumango lang, tapos tumalikod. Tapos yung girlfriend niya po yung kasama nun, tsaka yung kapatid ko. Nakita rin yun ng kapatid ko. So, halos the next day nun, sising-sisi ako. Parang may away na ganun. Hindi naman ako nag-enjoy din sa party dahil yun din yung nasa isip ko the whole night. Bit-bit mo rin yung eksena na yun. Kasi kahit papaano, may utak pa rin ako kahit lasing na. So, anong ginawa mo? Nung nag-ano ka na, medyo nahimasmasan ka. Sorry po ako sa kanya. Sabi ko, Dad, sorry. Hindi ko minimim yun. Promise ko, magbabago na. Promise ko, makikinig ako sa'yo. So, walang nasambit sa'yo na daddy mo nung nag-sorry ka? Meron po. Okay lang, naiintindihan ko yun. Yun lang po eh. Halos kita mo pa yung tampo pa rin talaga eh. Parang wala pa rin talaga siyang gana makipag-usap sa akin. Ano, kasi na-hurt daw talaga siya. Sabi sa akin ng girlfriend niya po. Na halos siguro magulbul din siguro. Hindi ko rin po masabi, pero for sure, sa sobrang hurt na siguro mo mo. So, ganun talaga. Kasi doon ko naman na yun, yung pagkalambot ko as a person. Kay daddy ko naman na yun. So, ayun. Okay ang relasyon mo doon sa boyfriend ng mami mo? Ngayon po, opo. Tsaka doon sa girlfriend ng daddy mo?
Opo. Super okay. So ikaw, okay ka na. Yung kapatid mo, di naman na nalilito. Tingin ko po talagang dumaan din siya sa mga stress din. Mm-hmm. For sure. Kasi kung ako, napagdaanan ko, for sure siya din. Kaya parang ngayon pa lang ako nakakabawi sa kanya, mama, sa kapatid ko. Yan, sa kanya ako naiiyak tuloy. Bakit? Kasi nung bata kami, hindi ko talaga siya pinapansin. Yung kapatid mo? Bakit? Mamahugusaman, ayaw kong iyak. Hindi nga, bakit? Kasi yung mamahugusaman, mas gusto ko kasama ko kaibigan ko. Mm-hmm. Tapos gusto ko lagi umiinom. So hindi ko siya sinasama lagi. Kapag sinasabi niya, Daddy, so, isama mo yung kapatid mo. Pero mag-isip sa inyo, mga bata pa kayo, maglaro kayo. Katulad ng ginagawa niyo dati, mga bata kayo. Ano ba? Sumama yan dyan. Maris ka. Ganun ako. Ganun yung track. Nagigilty ka? Kung panoorin dyan. Nagigilty ka doon? Ngayon pa lang po talaga ako nakabawi. As in ngayon year. Bumabawi ka? Bumabawi ka. Isa rin yung sa mga pinagsisisiya ko. No? Na pag may nakikita ako magkakapatid, sobrang close. Parang nahihigit ako. Kasi wala kaming closeness na ganun. Para kaming stranger talaga, mama. Sa isa't isa. Oo, dati pag nasa bahay, hindi kami nag-uusap niya. Ni hello, wala. Pag makikita kami, patulog na ako. Or pagising na siya, kasi galing taping po. Tapos siya pa school na. Hindi talaga kami. And natuwa naman po ako dahil kahit papaano, proud ako sa kanya. Patapos na siya college ngayon. Ikaw nagpapaano? Hindi po sila dati. Si daddy pa rin naman. Kapag ang pamilya naman po namin, tulungan lang talaga kami. 50-50 kami ni daddy, ganyan. Nainggit ka sa kapatid dahil siya patapos ng college? Opo. Gusto ko rin kasi. Kaya nagpa-plano po ako talaga. At saka, ano po yung inaral niya eh? Entrep siya eh. Entrep niya. So, sabi ko, bili ako kani kahit ano man lang kiosk. Sa'yo ko na ipapahandle. Yan sabi ko ngayon. So, yun po yung plano namin ngayon 2022. Yun na yung gusto kong ban sa kanya. Kahit papaano. Tutulungan din kita sa pinag-aaralan mong matagal na. Wala ka na nararamdamang guilt? Ngayon, wala po. Kasi naano na ako eh. Kumbaga nakakausap ko na siya. Nagiging close na kami. Tapos siya na yung nagre-reach out. Sama naman ako. May mga ganun na siya. Ah, so hindi naman siya nagdamdam sa'yo nung mga panahon dati na... Dati po. Parang si John po kasi talagang poker face lang yan. Hindi mo makikita yung emosyon niya. But ang hirap nung basahin. But deep inside, sobrang ano niya, you know? Ma-sensitive din siya. Mm-hmm. So nung time na na-feel niyang nagre-reach out po ako, pakiramdaman lang talaga kami mamahogs. Wala kami yung parang usap na ganito, wala. Talagang nung na-feel niya, hindi siya rin, nag-reach out na rin siya. So ngayon, nakakapag-usap na kami ng casual. Nakakasabay na siya sa kotse ko pang nag-drive ako. Sumasabay na sa mga basketball kong trip. Yun na yung mga bonding namin. Nakasama pa namin si daddy. Oo. So tuwan-tuwa ako na may mga bonding kami ganun. Marunong kang bumawi, yun ang importante. Hindi yung pinanindigan mo na yung maling ginawa. No, siguro marunong po akong makarealize lang ng mga mali kong nagawa dati. Tapos, hindi ako mapakali kapag hindi ko naaayos, mama. Kaya ngayon, after po nung sa family ko, sa sarili ko naman, naayos ko na din sarili ko. Gusto ko ngayon yung career ko. Hindi ka na umiinom masyado? Occasionally na lang. Hindi ko naman sinabing hindi na po umiinom. Pagka na lang po, yung walang trabaho the next day, or kapag alam mo yun, minsan-minsan lang po, occasionally lang talaga. Pero hindi na ako mamahogs yung parang dati, walwal talaga yung... Hindi ka naman napapaaway pag nagwawalwal ka? Hindi naman po masyado. Kaso nga, medyo chickboy ako noon eh, di ba? Noong time na yun. Medyo dun po. Marami akong naging kaibigan, ganyan. Na girls. Tapos minsan, syempre, may nakakaaway din dahil may boyfriend pala yung babae. Mga ganun dati. Buti na iiwasan mo yung gulo. Buti ka po. Ako naman kasi, yan naman po yung unang turo ni daddy. Pagka ganyan, huwag ka na sumali sa gulo. As makita mong gano'n. Ikaw na yung pakumbaba, ikaw na yung ano. Dati mo rin ba ang naisip mo nung hindi namin nariringgan si Paul na sumasagot dun sa issue ni Barbie Imperial? Na parang ang conclusion ng iba, dahil nagpakita ng mga pasa si Barbie, sinaktan mo siya physically. Naisip ko po kaladan nung kasi nag-aalala ako sa kanila. Kasi sila po yung inis na inis. Bakit? Kasi alam po nilang, hindi naman ako pinalaking ganun eh. So, kaya sila inis na inis kasi wala rin silang magawa. Hindi nila may point out din sa mga tao. Wala eh. Ako rin po, ayoko. Pinili ko talagang hindi magsalita. Kasi minahal ko yun. Ayokong anything. Kumbaga kung ano man naging problema namin, gusto ko sa akin na lang. Parang ganun po. So, ayun, nung time po na yun, mas pinapasabi ko kay daddy na relax lang kayo, ganyan.
wala rin naman kasi ako magagawa. Sabi ko, inamin ko po sa kanila. Wala kang magagawa sa issue. Opo, sa issue. Na sa'yo galing yung mga pasangan. Opo. Wala naman name drop sa pinost ni Marvin noon. Pero at dinilit niya rin agad. Pero ako po yung napupuntungan. But you never hit her. Never po. Kami hindi po kami nagsasakita ni Barbie. May mga arguments pero... Hindi para umabot sa puntong ang resulta mga pasa. Never po. Sigawan pwede pa mamamot. So what went wrong? Bakit kayo hindi nagtagal? Hindi lang po kami nag-work talaga mamamotsi. And sa una, hindi namin matanggap na hindi kami mag-work-work, na hindi talaga kami sa isa't isa. Kasi iba yung thinking niya, iba rin yung thinking ko. Ah, magkaiba kayo wavelength. Hindi kami magka-match talaga. Pero na-hurt kami kasi kahit pa paano, nag-enjoy rin kami. Naging happy din kami sa isa't isa. Napaka-close din ni Barbie noon sa pamilya ko. Talaga? Opo, nag-out of country kami every time. Oh. So na-hurt naman. Medyo matagal din po bago naka-move on. Oo, mga ilan ng taon din kayo. Pa 3 years po. Pero okay naman kayo. Opo, nung mga last 2 years, nagkita kami sa isang event ata. At yun nga po nakapag-usap-usap. Hindi ko na rin po inabot sa puntong isa mga may pinungs niyang pasapasa. Wala. Ah, wala na. Hindi na umabot. And you're happy for Barbie? Opo. Happy ako para sa kanya. Mm-hmm. So, kumusta ngayon ang puso ni Paul? Eto po. Kulang pa. Hindi, kulang pa. Okay naman. Okay naman po. Happy po ngayon. Kasi, bakit ayos meron? Yung family ko. May nagpapahappy ba sa'yo? Hindi. Happy po sa sarili ko. Uh-huh. Halos ngayon ko nalaman yung self-love. Kailangan mo na mahalin ang sarili bago mahalin ang ibang tao. Oh, at nakikita ko po yan dahil daming sumusuporta sa akin, daming natutuwa sa ugali ko ngayon. Kasi aminin natin Mama Oaks, medyo iba yung ugali ko noon kesa ngayon. Gusto mo yung sitwasyon ngayon ng pamilya? Opo, gusto ko ngayon. Talaga? Actually, kaya may kanya-kanya silang love. Opo, kasi nararamdaman ko pa rin po yung suporta nilang dalawa sa akin. Hindi rin sa akin, kay John din. So, gusto ko po yung mga nangyayari ngayon kasi kahit pa paano, andun pa rin yung circle namin na may tulungan, supportahan. So, happy po ako ngayon sa family. Oh, hindi ka na nasasaktan kung sasabihin, starlet ka pa din. Hindi na po ako na-affect kasi nag-enjoy po ako sa ginagawa ko. Passion ko po yung pag-acting. YouTube, na-enjoy ko din po, Mama Oaks, yung channel ko. Hindi ko po siya talaga iniisip as work. Yung YouTube, talagang iniisip ko siya as update sa kanila na ito yung buhay ko, ganito ako kasaya kapag wala akong ginagawa, wala akong work. Ganito ako man-treat, ganun po. Well, ano na lang ang pangarap mo para sa pamilya mo? Makagraduate na talaga tuluyan si John. Magkatrabaho siya or magka-business siya or something. Sana maging partner kami. At mabilan po talaga sila ng bahay talaga. Sino mabilan sila? Kusang gusto naming location. Sinong sila? Si Mami, si Daddy, kapatid ko. Bibilan mo ng bahay? At saka yung bunsong kapatid ko po, half-brother ko na yun. Sa Mami side? Ang gusto ko sa kanya, ayoko muna siyang mag-artista. Ayoko. Kahit na gusto, parang gusto niya eh. Mamamong si sumasayo-sayo sa TikTok, sumasama sa akin eh. Kaso, ayun, may pangarap din ako dun para sa bunsong kapatid ko. Gusto ko maging successful din siya. So, yun po yung pangarap ko siguro sa amin na hindi mawala yung communication namin kahit patanda na kami ng kapatid ko. Anong hindi mo ka makakalimutan na ituro o aral na naibigay sa'yo ng daddy? Dapat marunong kang makisama at marunong kang magpakumbaba. Yun po siguro yung hindi ko makalimutan sa kanya. Kahit gano'ng ka-basic pakinggan, Mama Oaks. Minsan sa sobrang basic pakinggan, nakakalimutan na ng ibang tao. Ano mga bagay ang ayaw mong bitbitin kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya? Or yung hindi mo, etong hindi mangyayari sa pamilyang bubuuin ko? Siguro po yung hindi magkakaintindihan ng kami ng partner ko, if ever. Ayokong maghiwalay. Gusto ko, pag pinili ko na tong partner na to, na maging asawa ko, gusto ko kahit anong mangyari, kahit anong problema, maayos namin. Gusto ko magandang communications namin, kahit pagtagal. At so, kayo pa rin? Yun po siguro yung number one goal ko. Kasi magdodomino naman na po yung makikita na ng mga anak namin yun in the future. Tsaka gusto ko sabay-sabay kami nagpipray dahil dati, hanggang ngayon naman po, pamilya ko sabay-sabay pa rin kami nagpipray. Talaga? So, ayoko pong mawala yun. Ganun. May kukonsider mo ba yung sarili mo na nagrebelde ka? Opo. Sa ngayon, halos ngayon ko lang din po na-realize. Na nagrebelde ka pala? Akala ko dati napakatama lang yung ginagawa ko. Akala ko dati part of growing up lang. Pero hindi ko alam masyadong maaga. Hindi ko na-enjoy yung pagka 14 years old ko, pagka 15, 16. Dahil yung time na 15 ako, feeling ko 20 na ako. Feeling ko 21 na ako.
Hindi ko alam yung mga bagay na yun, hindi ko na mababalikan. So anong maipapayo mo dun sa mga batang kaya sila nagre-rebelde dahil magulong pamilya, nag-aaway ang mga parents? Eh, kung maging straightforward lang talaga, Mama Oaks. Kung nasasaktan sila sa sitwasyon na yun, huwag silang mag-hesitate na sabihin. Ako kasi dati, takot po ako mag-express ng feeling sa kanila. Kaya nangyayari, tago ako nagdudusa. Tagong nagdudusa si daddy. Tagong nagdudusa lahat. Hindi po kami. Hindi open. Opo, walang kami communications. No? Mahirap talaga mag-express ng feeling sa isang parent. Talaga, mamawags. Ako, nanamdaman ko rin po yun. Para malaman nila, masabi nila kung tama o mali yung ginagawa nila as a parent. So siguro, yun lang, maging straightforward lang. Harap ka ng way paano maayos. Kasi nung na-realize ko po yun sa sarili ko, mas dumali talaga ang buhay ko, Mama Oaks. What do you mean dumali? Mas open po ako. Mas naging open ako. Mas naging open din ako makipag-communicate sa mga tao. Kasi dati parang ayaw ko po makipag-usap sa lahat. Feeling ko ako na yung pinaka may mga problema mabibigat sa buong mundo. Hindi ko alam yung mga kanya-kanyang problema mga tao. Correct. Ano mo na lang yun. Nasa sa'yo na lang kung paano mo i-handle. Ako po, Mama Oaks, 93 years old pa lang ako. Pero masasabi ko sa sarili ko, ang dami ko na po napagdaanan talaga. Una nandyan na po yung paghihiwalay ng parents ko. Paano ko na-handle na may mga kanya-kanya na silang relationship. Pangalawa, nandyan po yung pag-aaway namin ng daddy ko. Lahat ng arguments namin. Lahat ng pamamastos ko sa kanya dati. Pangatlo, palagimik ko po. Inom po. Araw-araw. Diba? Mga apat yung hindi ko po tinitingnan o hinahandle ng tama yung career ko, yung self-love ko po, hindi ko pa mahal yung sarili ko. So, nung mga time po, Mama Oaks, na-realize ko na talagang mali lahat ng mga ginawa kong yun. Alam kong mali na. Ngayon po sinusubukan ko na kung gawin yung tama para sa sarili ko, sa pamilya ko po, saka sa kinabukasan ko, Mama Oaks. Kaya ko po. Thank you.